Ayan po, mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-boss, chief, amo, sir, ayan. Ito na po yung pinakahihintay natin. Eh, nung isang linggo po, o isang makalawang linggo, alam naman po natin na si Attorney Vic Rodriguez ay kumbaga hindi na po siya yung executive secretary po. So ngayon po, ang mamamayang Pilipino, eh nako, sino po kaya ang ipapalit kay ES Vic? No, nag-antay tayo. So ngayon po araw, ngayong pong araw ng ano ba to, September 27, 2022, sa ganap na alas 10 po, ayan, kapapasok lang na balita, ang bagong executive secretary po ng ating Pangulo ay walang iba po kundi si Chief Justice Lucas P. Bersamin. Ayan po. So ngayon, mga kababayan, syempre, bagong appointee po eh, no? Tignan natin kung sino po ba si Chief Justice Lucas Bersamin po. Ito po ah. So October 18, 1949, ipinanganak, is a Filipino lawyer and jurist who served on the Supreme Court of the Philippines for 10 years, 10 taon ah. First as an associate justice from 2009 to 2018, and then as the 25th Chief Justice of the Philippines from 2018 until his retirement in 2019. He was named by President Gloria Macapagal Arroyo to the highest court as an associate justice on April 2, 2009. Prior to becoming an associate justice, he was a member of the Courts of Appeal. Ayan po, ang bagong executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano mga kababayan? So, ano pa? Ito pa po. Ayan. Ito yung mga ano niya, appointing, yung pagkaka-appoint sa kanya. Assume office September 27, 2022, which is eto nga pong araw na to, appointed by ating Pangulo. Walang iba po, kundi si Pangulong Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. Ayan, nakasulat po. Presided by Vic Rodriguez, yung pinalitan po. Chairman of the Government Service Insurance System, GSIS, in office February 6, 2020 to September 27, 2022. At sino po ang nag-appoint? Ang ating dating Pangulo na namimiss na nating lahat, si Pangulong Rodrigo Duterte. Presided by Jesus Clint Aranyas, Rolando L. Makasait, siya po ang pinaka 25th Chief Justice of the Philippines in office November 26, 2018 to October 18, 2019. Appointed by Rodrigo Duterte, Teresita De Castro, succeeded by Diosdado Peralta, 163rd Associate Justice of the Philippines of the Supreme Court of the Philippines. Ayan po. So, makikita po natin dito sa track record niya, mga kababayan, eh talagang pinagkakatiwalaan po talaga. Dati pa po si Chief Justice Bersamin, na ngayon po ang Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. At makikita din po natin na talagang mismong nung nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte, eh pinagkakatiwalaan na po itong tao na to. So ngayon po, nakita ko dito sa pagkaka-appoint na to is, kumbaga, yung mga ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na yung mga, kumbaga, kung ano yung nilapat ni Pangulong Duterte sa atin nung siya ay nanunungkulan, ay susundan niya pa din yun. Kagaya na lang nung mga war on drugs, kagaya na lang nung mga NTF-LCAC, itutuloy niya pa din po yun. So, ang maganda dito, mga kababayan, hindi na kung saan pa kumuha, hindi na kung sa iba pa kumuha. Alam niyo po 'yon, kumbaga alam na po nung tao na to na ia-appoint kung ano yung path o kung ano po yung tutunguhin ng administrasyon. So ako po 100% na kumbaga ito is magiging makakatulong pa din po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano? So ngayon po dun sa mga appointee-appointee ni Pangulong Bongbong Marcos, pagtiwalaan lang po natin ang ating Pangulo. Kagaya po nung pagtitiwala
ng ating Vice Presidente sa kanya, kagaya na lang po ng pagtitiwala ng mga senador niya sa kanya, ganun din po tayo. Patuloy lang po tayo na sumuporta sa ating Pangulo dahil alam naman po natin na ang hangad lang po ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas is umunlad, maging magaan ang buhay ng bawat Pilipino. Yun po ang talagang focus ng ating Pangulo. Madami pong bumabatikos, iba-ibang alam nyo na yung mga kalaban niya, pero wag na wag natin silang fokusan kasi yun lang yung main agenda nila eh. For sure po yan, yung pagkakatalaga po ni Chief Justice Bersamin bilang Executive Secretary, eh may maririnig pa din po tayo sa, alam nyo na, doon sa mga kalaban o yung mga opposition, may maririnig pa din tayong hindi maganda. Kaya tayo po, patuloy lang tayong sumuporta. Ano po? Uulitin ko po, ang bagong Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ay si dating Chief Justice Lucas Bersamin na ngayon po, siya na po ngayon ang Executive Secretary ng ating Pangulo. Sana po, kumbaga, magtuloy-tuloy lang. Ano? Magtuloy-tuloy lang yung mga tao na ina-appoint niya ng ating Pangulo sa pagtulong sa ating Pangulo. Kasi po, alam naman natin na kapag ang isang tao ay, kumbaga, hindi bukal sa kanya yung kanyang trabaho at hindi bukal sa kanya yung tulungan ng ating presidente upang maiangat ang Pilipinas, eh wala din pong mangyayari. Ano po? So, hindi, totoo po yan. Kailangan po talaga is, kumbaga, lahat ng ina-appoint is mapagkakatiwalaan. Kagaya na lang po ni Chief Justice Bersamin na dati pa pinagkakatiwalaan na ng ating dating Pangulo na walang iba po kundi si President Rodrigo Roa Duterte. Ayan, kaisa nyo po kami dito sa mga layunin at mga proyekto nyo para sa ating bansang Pilipinas. Ano? Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Maraming salamat. God bless sa inyo. At magkita-kita po tayo mamayang 10:30 po ng umaga, Pilipinas time, sa ating live stream. Nako, doon po natin i-discuss yung mga kakampari. Sila na mismo ang sumisigaw ng Marcos. Magnanakaw, alang yan, no? Mga kapari, ampa. Sige po, paalam.